Napansin mo ba ang isa sa iyong mga kaibigan na kumikilos ng kakaiba sa tuwing ikaw ay nasa paligid? O yung mga pag-uusap nyo ng crush mo na parang maikli at limitado na lang? Ang pagsisikap na bumuo ng isang pagkakaibigan o isang relasyon sa isang taong ayaw sa iyo ay isang pag-aaksaya lamang ng oras at enerhiya. Ang pagtanggal sa mga taong ayaw na maglaan ng oras sa iyo at panatilihin ang mga taong gusto ay hahantong sa pagtatatag ng mas magandang bonding at magliligtas sa iyong sarili. Kaya narito ang ilang palatandaan na maaaring palihim na hindi ka gusto ng isang taong kakilala mo. Number 1. Meron silang close body language. Ang wika ng katawan ay madaling makakapagbigay ng kung ano ang tunay na iniisip o nararamdaman ng mga tao. Ang negatibo o paggalit na wika ng katawan ay isang magandang palatandaan na ang isang tao ay hindi gaanong interesadong makipag-usap sa iyo. Maaring mag-cross ang kanilang braso, tumabi, physical na ipihit ang kanilang katawan o ituro ang kanilang mga paa palayo sa iyo. Number 2. Hindi sila nagbibigay sa iyo ng taus-pusong ngiti. Ang pagngiti ay isang subconscious na reaksyon sa pagkakita o pakiramdam ng isang kaaya-ayang sensasyon. Sa makatuwid, ang mga tunay ng ngiti ay hindi maaaring mapeke. Ang mga tunay ng ngiti ay gumagamit ng iba't ibang kalamnan sa mukha kaysa sa mga peke. At ang mga kalamnan sa paligid ng mga mata ay hindi kumikilos kapag may nagpapanggap. Ang mga peking ngiti ay karaniwang madaling mahalata. Parang ngiti mo lang sa class picture nung elementarya ka. Number 3. Hindi kanila tinitignan sa mata. Ang pakikipag-eye contact sa isang tao ay mas mahirap kung hindi mo sila iginagalang. Ang mga taong hindi tumitingin sa iyo sa mata ay kadalasang may sinusubukang itago o marahil ay hindi kanila gusto. Maaaring natatakot sila na matukoy mo ang kanilang pang-aalipusta, kaya't itinatago nila ang kanilang sarili at sinusubukang iwasan ang pakikipag-ugnayan sa iyo hangga't maaari. Pero ang kakulangan sa eye contact ay maaaring hindi palaging nangangahulugan na ang isang tao ay hindi ka gusto. Maaari ring makaapekto ang physical at social factors gaya ng anxiety kung titignan ka ng isang tao sa mata o hindi. Kaya huwag masyadong umasa sa senyales na ito. Number 4. Naputol ang pag-uusap ninyo. Ang isang taong mahilig makipag-usap sa iyo ay aktibong makikisali sa pag-uusap. Maaari kang makipag-usap tungkol sa maraming iba't ibang mga paksa sa loob ng isang makatwirang oras. Ngunit ang isang taong ayaw makipag-ugnayan sa iyo ay susubukan na panatilihing maikli ang pag-uusap ninyo. Kapag nagtanong ka o nagkwento na nangangailangan sila ng sagot, malamang nabibigyan ka nila ng maikli at putol ng mga tugon. Sa pangkalahatan, kung ang isang tao ay hindi gumawa ng kahit na anong pagsisikap na lumahok sa isang pag-uusap sa iyo, maaaring ayaw niyang makipag-usap sa iyo. At sa makatuwid, maaaring hindi siya interesado sa iyo. Number 5. Tumugon lamang sila gamit ang mga emoji. Ang teknolohiya na nagpapahintulot sa mga tao na makipag-usap ng digital ay lumilikha din ng bagong uri ng digital na wika. Ngunit kung may magte-text lang sa iyo ng mga pre-written na mensahe o emoji, malamang na hindi sila masyadong mahilig makipag-usap sa iyo. Ibig kong sabihin, hindi mo kailangan mag-effort masyado upang mag-type ng ilang mga pangungusap. Kaya kung ang isang tao ay tila hindi kailanman nakikipag-usap sa iyo habang nagte-text, malamang na hindi komunikasyon ang gusto nila at siguro'y oras na para maghanap ng mga taong sincere na interesado sa iyo. Number 6. Hindi sila nagbibigay ng papuri. Ang tanda na ito ay medyo mas mahalata. Sa tuwing makakamit mo ang isang tagumpay, maliit man o malaki, dapat mong asahan ang kahit kaunting kagalakan at papuri mula sa mga taong nakapaligid sa iyo. Ang isang taong hindi ka gusto ay malamang na hindi ka babatiin para sa iyong mga tagumpay,
dahil maaaring wala silang pakialam sa lahat o palihim na is nilang mabigo ka. Malamang sila ay magsasabi lang ng mga sarcastic na bagay. Ang mga taong ayaw sa iyo ay kadalasang susubukang ibagsak ka at madalas nilang ginagawa ito dahil sa inggit. Pinipigilan nilang magsabi ng anumang positibo at tumuon lamang sa iyong mga pagkukulang. Number 7. Kinakamot nila ang kanilang leeg. Ang paulit-ulit na paghawak o pagkamot sa leeg ay maaaring magpahiwatig ng iba't ibang emosyon mula sa pagiging malandi hanggang sa matinding anxiety. Ngunit maaari rin itong mga hulugan na may nagsisinungaling. Kung nakikipag-usap ka sa isang taong patuloy na hinahawakan o kinakamot ang gilid ng kanilang leeg sa ibaba ng tenga, maaaring nangangahulugan ito na nagsisinungaling sila sa iyo o palihim na hindi sumasang-ayon sa anumang mga sinasabi mo. Number 8. Hindi sila tatawa sa mga jokes mo. Kahit gaano ka pa nakakatawa, hindi matatawa sa mga biro mo ang taong ayaw sa iyo o ngingiti lang ng peke. Maaari rin itong umabot sa hindi pagkagusto sa alinman sa iyong mga posts sa social media. Kahit mag-post ka pa ng magaganda at mga nakakaakit na bagay, hindi nila nais na magpakita ng anumang interest sa iyo. At number 9, awkward ang mga bagay. Normal magkaroon ng awkward na sandali. Ngunit kung hindi ka komportable sa tabi ng isang tao sa lahat ng oras, maaring ito ay isang senyales na hindi kayo nag-click. Pwedeng isang mahabang katahimikan. Marahil ay hindi ka makakapagpasya kung ano ang gagawin ng magkasama o nakaramdam ka lang ng kakaiba sa paligid nila. Pag naaakit ka sa ibang tao, romantiko man o hindi, ay batay sa maraming factors na hindi mo kontrolado. Kaya kung ang mga bagay ay awkward o hindi komportable, kunin ito bilang isang aral at humanap ng mga taong makakasama mo sa iyong pakiramdam. Pagdating sa anumang uri ng relasyon, maaaring makatulong na malaman kung talagang may gusto sa iyo ang tao o wala. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong labis na suriin ang bawat taong nakakasalamuha mo. Ang patuloy na pag-aalala tungkol sa kung ang mga tao ba ay gusto ka o hindi ay hindi mabuting paraan sa iyong buhay. Gayunpaman, ang pag-alam sa kung paano tukuyin kung ang isang tao ay karapat-dapat nakabanding ay maaaring gawing mas madali ang iyong buhay at pakikipag-ugnayan sa ibang mga tao. Kung sa tingin mo ay hindi ka gusto ng isang tao gaya ng iniisip mo, huwag kang masyadong mag-alala tungkol dito. Sa halip, magsikap sa pakikipag-banding sa mga taong nagpapasaya sa iyo at karapat-dapat sa iyong oras. Ano sa tingin mo? Comment ka naman sa baba. Kung nagustuhan mo ang video nito, please like at sana nakasubscribe ka na din. Salamat sa panonood.